kapaligiran sa Radyo Pilipinas o ano. Naka-Facebook page live at meron akong program dito sa RP1 sa West Avenue, yung Sagip Kalikasan every Saturday and Sunday, 5:30 to 6:30 in the morning. Naka-live broadcast po yan sa lahat ng radio station nationwide. Itago nyo yung calling card ko kasi napakahalaga niyan. Sino nagdadrive sa inyo? Yes, sir. Yes, sir. Oh, sir. Hawakan nyo to. Kasi pag nahuli kayo ng police and traffic enforcer, pag nakita pangalan ko, sigurado tutuluyan kayo. Tatago ko nga ito, sir. Tutuluyan. Okay. So, si Kernel Jerito Adige. Sultan po ako na. Sultan. Bali, lagyan ng Sultan. Para bali medyo, PMP retired po kayo, sir. Classmate kami ni Kenel Bonifacio. Ayun. So, taga Mindanao, siya yung, sir? Siya yung pugi, ako gwapo. Walang ito lang kabigin, sir. So, taga Mindanao, sir. Bloodline ko is Mindanao, pero I was born in Masbate. Masbate. Kapatid ko yung former world boxing champion Pedro Adigi, yes. Jr. Ah, kaya pala pamilya sa yung boxing that never knocked down. Hindi talaga knockout yun. Kahit ever minsan, since, no? Kasi matibig katawan. Opo. Gwapo yun eh. Mas, pero mas gwapo ako dun. Mga ka-BBM, Sara, no? Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, kapanayan po natin si Kernel Jerito A. Adike, PMP retired Kernel. Opo. Isang magandang hapon sa inyo, sir. Magandang hapon din po sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig sa inyong panayam at napakalaga ng ating mga pag-usapan, lalo tiget sa darating na eleksyon. Ayan. So, bali, Kernel, ano pong paghahandang ginagawa natin ngayon sa darating na eleksyon? Well, sa ngayon, bilang regional chairman ng Team BBM 2022 and BBM Sara 2022 unit team, I'm the regional chairman of Caldera National Headquarters. Yun, so ano po masasabi natin sa ngayon about the peace and order, no, habang sa caravan? Nakasama na po ba kayo sa mga caravan? Well, yung pong unang napanood din nyo na nag-participate no less than 12,000 vehicles in Baguio City. I was the one who preside and organized with other organizations na napakarami participants. Yun. So regarding po sa security, sir, no? Safe pa po ba na magsumama si BBM sa caravan? Well, ang security matters kasi na paghahandaan. Lalo tikit, mayroong mga nababalitaan. Yan nga po. Lalo kung ang namamahalan ng security si Colonel Rodrigo Bonifacio, sigurado 101% walang mangyari kay BBM. Yes. Iniingatan po natin ay si BBM Sara. Yes. Ganun din po yung mga followers. Mm-hmm. No, so ano pong mensahe natin sa mga sasama sa mga caravan? Well, yun nga po, gaya nung mga karanasan ko, because tatlong karanasan ko na sa Baguio City ang naging activities namin in support to BBM and Sara. Okay. Yung una, yung caravan na may participants na almost 12,000 vehicles. Okay. Second, yung aming Red Shirt Day, na kung saan naglakad kami sa buong Baguio City. Okay. Na ang kasama namin almost 2,000. Pagkatapos na maglakad, nagsumba-sumba pa kami. Afterwards, itong lately lang, itong nakaraang buwan, dumating si BBM doon sa Baguio City upang mag-meet and greet doon sa aming mga kandidato na local nakaupo, incumbent sa kayong mga bagong kandidato sa local na elections. At maganda naman security. At ang tanong, sino nag-provide ng security, nagplano? Siyempre ang inyong likod, si Sultan Kernel Jerry. Wow, galing naman. Sir, may question pa ako, sir. Yes. Doon po sa statue ni President Ferdinand E. Marcos sa Baguio, yung sinira po. Ah, napakalungkot po yon kasi doon ko lamang na napuntahan nung after kasi ng aming caravan na tatlong pinanggalingan na lugar. Itugon, doon sa may airport, saka doon sa papuntang Irisan, na pag ang dulo ng aming caravan, kami na owner on, kasi kami ang organizer, nakita ko nung puro simento na lang yung mukha, bantayog ni President Marcos, yung father ni BBM, halos maiyak po kami dahil
ang balita kaya pala giniba dahil akala may ginto sa ilalim. sa pagkakalala niyo po sir, sino po kaya ang sumira nung statue ni President Marcos? Siyempre, yung balibalita, siyempre yung makakaliwa, yung against. Wala namang gumagawa na masama kundi against eh. Kasi yung pro, nagpo-protection. Yung against, lahat ng negatibo, lahat ng kamalian, hinahanap kahit walang mali, ginagawa ng kamalian. Ganun talaga, ganun ang buhay ng tao. Sir, sa ngayon, tumatakbo kayo bilang isang kandidato. Kandidato. Hindi po ako tumatakbo sa ngayon. Ako lamang ay sumusuporta kay BBM Sara. Kung hindi po si BBM kandidatong presidente at kung wala po siya dyan, nananahimik lamang ako sa aking family. Ngayon lang ako nag-aktibo kamukha ni Colonel Rodrigo Bonifacio, my classmate, na because of BBM, nandito kami. Whatever it takes, kailangan manalo sa Cordillera, hindi lamang panalo, landslide. Yes. Landslide. Ayun sir, ano ba yung mga experience niyo doon sa panahon ni Ferdinand Marcos sir? Napakaganda. Una, idolo ko po 'yon. Kahit anong ginagawa ko, kumakain ako, natutulog ko, nagigising ako pag narinig ko boses niya. Sabi mo tulog, nagigising. Ganon ko siya kay idolo. At bilib na bilib ako roon dahil kahit walang binabasa, nakakasalita, lahat ng tanong nasasagot. Kaya yun yung ginagawa namin ni Colonel Rodrigo Bonifacio. Walang binabasa kasi lahat ng sinasabi galing sa puso. Bali, hindi rin po nalalayo kay BBM, di ba? Sa mga interview, interview niya, halaga lahat ng sinasabi niya. Oo, at ang isang kinabibilibang ko roon, ibig sabihin yung saludo ko roon, kahit anong batikos, kahit anong bato, bato ng kamatis, ibig sabihin kahit anong salita, hindi gumaganti. Bakit dahil, po kaya siya laging binabato, sir? Ano po kayang mga... Well, nung bata pa ako, sabi ng tatay ko, walang binabato kung hindi humihitik yung bunga ng mangga. Opo. Pag walang mangga siguro, walang babatuin kasi wala tatamaan. Like sa amin, ulit-ulit pangalan ni Colonel Rodrigo Bonifacio, si ay pogi, ako ay guwapo. Marami mo mabato sa amin at marami nakaka-crash. Baka magalit yung kill frequent na sa likuran niya. Ayan. Yeah. Ayan, so... Ano po ang natin bilang inspirational word no para sa mga mamamayan Pilipino? Una, napaka-palad ko dahil napaka-busy ni Colonel Rodrigo Bonifacio sa kanyang activities sa Philippine Volunteers Against Illegal Drugs, yung PVED, naging participants ako. Dahil maliban, sa ako ang binigyan ng tiwala ng Team BBM 2022, number one ng sumusuporta kay BBM at yung BBM Sara 2022 unit team bilang isa ring regional chairman ng Cordillera Regional Headquarters, nadagdagan pa ngayong araw, ako na rin po ayon kay Colonel Bonifacio, ako ang regional chairman ng PIVET. Wow! Congratulations, sir! Sir, tanong lang po, mga ilang percent na po ng ating mga kapatid na Muslim ang sumusuporta kay President? Sa aking jurisdiction, dahil ako bilang isang sultan ng Baguio Benguet Cordillera, halos 99.9% for PBM. Yes! Wow. Sounds good, sir! Yes, yes. Dahil sa tingin nyo, sir, hindi na tayo madadaya niyan? Sa tingin ko, hindi na. Kasi pag dinaya pa, gagamitin namin ni Colonel Bonifacio yung galing namin. Sir, may tanong po ako. Meron kasing kumakalat na ang ating HQ ay nagbibigay po daw ng ayuda sa bawat leader. Totoo po ba yon na makakakuha kayo daw ng pondo? Sa aking palagay at sa aking pagkakaalam, hindi pwedeng sabihin totoo. Kasi sa ngayon, gumagalaw tayo in a voluntary basis. Kahit sa ako, we started our headquarters since October 25, 2021, ni single sent and we never asked from our national leaders and local leaders. Sa sariling bulsa, yan ang katunayan ng isang sumusuporta, walang hiningi, ibinibigay lahat para sa sinusuportang kandidato. Sir, so ano pong masasabi natin doon sir sa mga kalaban na sinasabi mga bayaran daw po yung mga sumasama sa caravan Nino. Ni BBM at Sara? Kung BBM Sara ang pinag-usapan, walang bayaran. Dahil doon nga natataka ako. Yung headquarters ko doon sa Baguio City, kung saan naka-location mismo sa public market,
walking distance to Bonang Park, to Business Central District, and to City Hall, parang langgam. Pagbukas ng opisina, sarado pa, nakapila ng tao para mag-register lang to signify that they are volunteering for BBA Masara. So, paano magkakaroon na bayaran? Sila na nga naglalakad para lang pakita ang buyog. Sir, ano yung sa tingin nyo yung sinasabi na ang bawat Pilipino na sumama sa BBM ay bibigyan po ng isang ID? At yung po ay makikilala ka. Lalo na po yung mga alliance po na sumasali na ibinibigay po yung mga pangalan sa ating HQ. Well, actually, pangarap ng mga volunteers na magka-ID. Ngunit, minsan, pinag-aralan yan. Dahil marami sa atin, ang nakikivolunteer, hindi naman volunteer, gagamitin sa masama yung ID para masira ang kandidato. So, ngayon, pinagbawal yan. So, kung mayroong kang ID na gawa, huwag muna ipamigay. Itago muna sa baol para gagamitin lamang kung kinakailangan. Opo. Pinagbabawal po yan. Per se, kasi bawal talaga na mag-ID na gagamitin sa masama. Kawawa naman yung ating sinusuportang kandidato, lalo na sa BBM at Sara. De, sir, hindi pala totoo yung ID na kasi mayroong mga form. May mga form po na nag-ano yung iba namin member. Okay. Na nag-ano sila doon, kung ano yung email, ano yung mga lahat ng mga ano doon sa actually, form na yun. Yes. Ang sinasabi, yun daw po ay galing sa HQ yung ID na yun. Hindi. Hindi po. At lalo ang may instruction ng HQ na wala mo ng ID kakakalat. At pinagbabawal ang ID. Dahil nga po sa experience ng iba, pumupunta ng headquarters sa Mandaluyong, sa National Headquarters, picture-picture, babalik sa barangay, sabihin, ako na yung main supporters, magpahidin tayo at magkakaroon tayo ng pera. Yun ang pinagbabawal. Pinagbabawal. Kasi way back kay Presidente Duterte noon, yes, sa may Solben, ay na diehard Duterte supporter. Yeah. Meron po kaming ID na MRRD noon. Pero yun po, yung MRRD ID na yun, nagagamit po namin pag halimbawa sa pakikipag-usap dun sa mga opisyalis ng gobyerno. Yes, yes. Kasi pag meron, kaya nga po, tinatanong ko sa inyo kasi, marami po akong mga tauhan na nakapirma na dun sa ID na ang sinasabi po ay kailangan ng HQ. At least nandyan kayo at sinabi na kayo ay na nag-outtaking kayo kanina dun sa ano ni Attorney Gadon. Attorney Gadon is my friend. Yeah. Ayon. Kaya kung tinatanong sa inyo kasi yung security namin, baka mamaya kung saan lang gagamitin yung ID. Well, una nga, yung sinabi ko kanina na pinagbabawal yung pag-distribute ng ID dahil baka magamit sa hindi maganda. Pero I for one, gusto ko rin mag-ID yung mga tao ko, yung mga supporters ko, yung mga nagpaparehistro araw-araw sa aming headquarters. Pero we follow the orders. At kung may dahilan naman para wag mo na ibigay, bakit natin pipilitin? Isang pagkakamali, sira yung buong organisasyon. So, kahit na gusto kong magkaroon ng ID yung ating mga members, eh huwag nating ibibigay kung yung makakasama. Because of experience at sa ating seguridad din ng ating boto na mapunta sa tama. Opo. Sir, tanong pa. Sir, bakit po kayo sumusuporta kay BBM Sara Unity? Well, una, sabi ko nga kanina, idolo ko yung father ni BBM. Okay, pangalawa, nung last election, suportado ko rin si PRRD. Okay. So at nasusubaybayan ko rin yung family na magkandaman ng palakad sa gobyerno bilang mayor ng Davao City. At ang ating presidente naman, ay well, applauded naman yung kanyang ginawa. Ang nagsasabi lang ng hindi maganda, yung spirit, wala namang kompletong tao na perpekto, sabi nga niya. Oh. So mayroon talaga against. Minsan naman tama yung nakikita, sasabing mali. Dahil inuutusan, sabing mali. So ngayon, si BBM, eh, pinag-aralan ko yung history, yung background, sa education, sa entertainment, sa kung paano tumayo, paano tumilig, paano sumagot sa mga interviews. Iisa lang ang magiging presidente, BBM. Yes. Vice President, Sara. Yes. Sir, ano po yung masasabi niyo na kay Ray Langit? Parang kaboses niyo kasi, sir. Si Ray Langit. Kala ko ni Tata. Idolo ko yon. Pero kung ikukumpara mo ako kay Ray Langit, mas maganda po at ang boses ko at gwapo pa. Kasi ganun kami mga radio announcer, minomodulate. Magandang boses niyo, sir. Medyo inipit yung boses. Kung ako nag-announce, ito yung aking pambungkas sa radio program ko. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at Metro Manila.
Ito po ang inyong lingkod, si Sultan Colonel Jerry Adige. Sir, ano pong masasabi natin dun sa sinabi ng isang yung ano po sa Rappler, no? Na sinabi po na pinaka-darkest era daw po ang panahon ni President Ferdinand E. Marcos. Mukhang mukhang nakainom ng ng solidum. Hindi pinag-aralan mga sinasabi. In fairness, bato-bato sa langit. Huwag mo sana magagalit yung iba natin. Huwag mo sana magagalit yung mga writer natin sa mga announcer. Minsan kasi, may tinatawag sa amin na ECDC. Alam niyo yung ECDC? Ano po yun, sir? Attack, collect, defend, and collect. Atakihin kita, malalapit ka, kukulikta ako. Tapos, didipinsan kita, kukulikta ako. Ganun yun. Yes. Sa pivot, delikado kayo. Bawal yun. May kalalagyan sila, sir. Kalalagyan sila. Lalo ngayon, bilang chairman ng pivot sa Cordillera, sisiguro rin ko, pag-apak bukas sa Baguio City, mamayang gabi, simulan ko na yung ating paghikayat ng mga people's volunteer against illegal drugs. Ayan, sige po sir, panawagan po sa ating mga mamayan Pilipino. Una, panawagan ko po na suportahan natin ang kandidatura ni BBM for President. Landslide, hindi panalo, landslide. At of course, ang kanyang Vice President, si Inday Sara. At of course, tatlo lang ang aking papakiusap. BBM for President, Inday Sara po Vice President, ang paved party list na maging congressman ng ating first nominee si Colonel Rodrigo Bonifacio for paved party list. Ayan, maraming salamat po sa binigyan niyo po kami ng oras, no? Retired Colonel Sultan Jerito Adige. Yes. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay din po kayo. Maraming salamat. Salamat, sir. Thank you. More power, sir.